kayo nakarelate doon sa character niyo sa movie na to? How do you compare yung character niyo dito in real life? Na may pagkakapareho sa character niyo in real life? Sige, kay Empoy muna. Ako po yung pinakakuya sa ano pagkadahan sa kasi yung mga classmates. Yun po. In real life, ganun din po. Ganun din po yung pagkakataon na nakita ko sa pinakuya sa kanila, sa on and off camera. Yun po. Okay, Ibenas. Medyo malapit sa akin yung character is Justin. In terms na sa pagpapatawa and masayaan sa grupo. Pero may pagkakaiba din kami na may ugali si Justin na wala ako. So, abangan nyo kung ano yun. Elmo. Ako, sa totoo lang, hindi ako makarelate kay Kiko. Kasi iba ako kay Kiko. Like yung kung paano siya mag-isip, kung paano siya makipag-relate sa barkada niya. Medyo hindi ako yun sa totoong buhay. Pero I guess yung similarities namin, yung dedication niya sa pagkagawa ng magandang project. I guess yung dedication niya towards na ma-achieve yung goal niya. Ang follow-up sa Elmo, ang pangalan mo rito Kiko, di ba? Pangalan ng father mo. Hindi similar sa akin, pero similar sa tatay ko. Anong nalaman mo yung name mo sa character mo dito sa ano yung, ikaw ba pumili nun or talagang sila direct binigay sa'yo? Hindi, nagulat ako kasi Kiko talaga siya. Like, hindi yung star cinema pumili. Sa book talaga mismo, Kiko Rivera talaga yung pangalan. And it just so happens na yung casting, dun sa akin, dun na ang pinakabagay sa akin. So, I guess, sakto lang. A coincidence. Okay, Janelle. Nakaka-relate ako kay Miss Jose. Eh kasi mabait ako eh, so mabait siya. Hindi, ano ba? Hirap. Wait lang, may isip pa ako. Well, I guess yung strength ni Miss na kahit ang dami nang nangyari sa kanya, kaya pa rin niyang tumayo ulit at yun lang. Strong kasi si Eunice. Si Jane. Nakaka-relate ako kay Olivia. Siguro. Hindi ko alam kasi siguro. Hindi! Actually, medyo hindi ako nakaka-relate sa kanya. Kasi ako, ang ingay ko, ang gano'n, lagi ako tumatawa. Ganun si Olivia naman, parang hindi gano'n. Pero actually, sa yung mga scenes, lumalabas yung gano'n ko. Pero, mas fierce kasi si Olivia eh. Mas parang, alam niya yung dapat niyang gawin. Parang, mas nakokontrol niya yung emotions. Ako, pag naiyak ako, like, naiyak lang talaga ako. Or pag nagkagalit ako, naiyak pa rin ako. So, yun, feeling ko hindi kami yung sobrang alike niya. Si Maris, nabuti, hindi nabuti ng ulan. Di ba? Sa akin. Ano po, si Richelieu kasi, siguro yung similarities ng namin konti lang po. Kasi si Richelieu, sobrang praning niya. Ako din, ako, so, parang overthinker ako. Siguro din kami nagka-pareho. Pero yung personality ni Richelieu, kikay siya, pero may depth pa rin. Kasi ang dami yung napagdaanan sa buhay. But, ano siya eh, parang kahit sobrang hirap na hirap siya, parang gusto niya pa rin ipakita sa mundo na okay lang siya. Gusto ko siyang i-label as, ano, social climber. Kasi yun talaga yung peg niya talaga. So, gusto niya ipakita na social siya, pero hindi naman talaga. So, hindi po kami nagka-relate. Siguro sa part lang na, ano siya, planning. Kasi sobrang planning talaga. Ako, planning. Okay, congratulations. Good luck sa movie. Thank you so much. Thank you, Kuya Alan. Oh, di ba, bongga? Kay Kuya Alan pala, ang dami ng panong talaga. Kaya susundan niya ni Kim. Okay, ikaw na. I can...